sa mga politika na tiwala yari even barubal. Nandito na yung pinakamagtago ka kung isa ka sa kanila. Hamalas ka pag nakita ka niya, hayari kang talaga. Yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas, pinipilas ng pinakamaangas nating bida na si Ben Barubal. Biyahe daw ng biyahe yung Pangulo. Si Raulo. Nagtatrabaho yung tao, ginugulo nyo. Paano ka makakahikayat ng taga-ibang bansa na mag-invest dito? Kung hindi ka babiyahe, paano mo ipapakilala yung sarili mo? Paano mo ibibida yung bansa mo? Kung hindi ka haharap ng personal, walang matinong investor ang magtitiwala sa'yo. Kaya nga bumabiyahe yung Pangulo para makahikayat ng mag-i-invest. Sa tingin mo may mag-i-invest pag dinaan niya lang sa text? Anong sasabihin niya? Come on baby, invest na you. My name is Bongbong, what you gonna do? Ganun ba gusto nyo? Mga bobo! Ang mahal daw kasi ng pamasahe. Putra, guess natural! Wala kang makukuhang opportunity sa ibang bansa kung hindi ka mamamasahe. Ano yun? Para kang tangang nag-aabang sa vending machine tapos hampas ka ng hampas. Wala kang hinuhulog na barya pero nag-aabang kang may lumabas. Imbis na kumilos ka, mas pinili mong magpungas. Humiga sa puno tapos maghintay malaglag yung bayabas. Gusto mo yata yung investor yung pumunta rito tapos makiusap. Gunggong, hindi ikaw ang hahanapin, ikaw ang maghahanap. Ang tawag sa ginawa ni Tito Bongbong, pagtatanim. Palibasa, hindi ka sanay magtanim. Sanay ka lang kumain. Gusto mo kasi nakahanda na yung pagkain para kakain ka na lang. Di lawang kang matanda ka, profesor ka pa naman. Ikaw yung matandang walang pinagkatandaan. Ilang taon na lang nalalabi sa buhay mo, gumawa ka naman na maganda dyan. Kung critics ka, critics din ako. Mas critics pa ako sa'yo. Anong sabi mo rito? Naging estudyante ko na si Lenny, Cheese, Cayetano at Bongbong. Sa kanilang apat, si Bongbong yung nanganga. Ikaw ang kamote! Biruin mo yung top 1 mong estudyante, si Line. Kaya pala sa history ng mga politician, yung estudyante mong si Line, yung numero unong kamote. Tapos pagmamalaki mo si Line, eh walang yakang profesor, dapat sa'yo iba to yung sisi. Tingnan mo ha, explain ko sa'yo ha. Sa lahat ng angat, siya lang yung ubod. Kasi nga yung profesor niya isa ring angat, si Winnie Monsod. Tapos si Boy 10K pinagmamalaki mo, eh lahat ng taga-tagig na nakausap ko kinakahiya to. Hanggang ngayon yung 10K ayuda, hindi namin alam kung saan nilay up neto. Magaling ba sa economics to? Sa sobra niyang galing, ang daming umiyak na kapitan dito. Ayuda pa lang, hindi niya na naresolba. How much more kung presidente pa siya? Hoy Winnie, yung estudyante mong si Alan nakakahiya. Paano yung ayuda dinadaan sa bola? Pasa-pasa, yung mga tao ginagawang tanga. Putra, gusto yan. Ano to? Bola na naman? Kaya Winnie, kung nakakahiya siya, mas nakakahiya ka. Dito sa boplax mong estudyante, fraud ka. Este proud ka. Kaya para sa akin, ikaw yung profesor na kamote. Paano ko nasabi? Kasi wala pa akong nakitang matalinong profesor na dinadown at sinisiraan yung estudyante. Kaya yung lumalabas sa message mo na to, si Tito Bongbong lang yung matalino. Kasi kung hindi siya matalino, nakinig sa sayo. Naturingan profesor ka tapos bias ka? Kadiri ka! Ben, tama na Ben. Baka sumunod yan kay Joma. Yun nga purpose ko eh. Para magsama-sama na sila. Ano Winnie? Sa channel ko para kang hinampas ng bakal. Mapapahawa ka sa pader kasi lilindol ng barubal. Imbis na palakasin mo yung loob ng estudyante mo, dinidiscourage mo pa. Ikaw yung dilawang profesor na walang kwenta. Kung ikaw yung magiging profesor ko, binato ko na ng eraser. Kamukha mo si Puma Layar, yung kalaban ni Shider. Sige-sige, makaw, sige, luwa. Ano pang sabi mo rito? These trips, no matter what you say, are just for him. Little vacations. Ang sagot ko dyan, these trips, no matter what you say, is for all of us, little demons. Si Raulo. Akala nyo ba pumunta lang siya ron? Inimbitahan siya ron. Hindi yung basta-basta na lang siyang dumalo dun. World, ha? World Economic Forum yun. Ibig sabihin, interesado sila sa'yo pag inimbitahan ka ron. Dapat nga matuwa ka dun. Sikat na mga economics saka political leaders yung mga nandun. Hindi basta-basta yun. Naturingang economic professor ka pa namang gunggong. Sa
nakabilib na bilib sila kay Tito Bongbong, standing ovation, hindi inisnab. Paano masabi? Yung Pilipinas kasama sa VIP Club. WEF VIP Club. Alam mo ba yon? Palibasa, baka ibang VIP Club yung pinupuntahan mo ron. Winnie Monsod sa Wikipedia. Nakita ko dati ka palang director ng NEDA. 1986 to 1989, panahon ni Cory. Kaya pala bias tong hinayupak na to kasi Liberal Party. Sino ba yung mga kasama ni Tito Bongbong? Sabin Aboitis ng Aboitis and Company. Kevin Androtan ng Alliance Global. Jaime Subel de Ayala ng Ayala Group. Lance Gokongwei ng JG Summit Holdings. Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Teresita C. Coson ng SM Investments. Enrique Rason ng International Container Terminal. Yung mga kasama ni Tito Bongbong hindi basta-basta. Lahat ng mga business tycoon nakiisa. Ikaw na lang hindi pa. Ay, may tatlo pa pala. Yung mga kasing hayop mo. Si Raul Manuel, Arlene Brosas, saka yung kidnapper. Walang iba kundi si... Franz Castro. Alam nyo kayong tatlo? Ang kakapal ng mukha nyo. Ano pa iimbestigahan nyo? Kung may dapat imbestigahan dito, kayo. Biruin mo mga rebelde kayo pero pinapasahod kayo. Sa inyo naaaksaya yung pera ng gobyerno. Tapos kayo pa mag-iimbestiga? Ang inumin nyo. Oh, ba't nandiyan dyan si Vince? Ano na naman problema niyan? Ben, may pelikula na naman. Ano? May pelikula na naman? Putragis, ang tigas talaga ng ulo niyan. Ano, bigyan natin ng isang pasada yan? Sige, Ben. Sabi dyan. Oy, Vince, langya kang kapal ng mukha mo ah. Yung pelikula ni Direk Daryl Yap, sinabayan mo na naman ah. Animal ka, wala kang kadaladala. Gusto mo, binababoy ka pa. Pati yung anak ni Isko, dinamay mo pa. Sino ba bida dyan? Si Juan Carlos? Yan ba yung kumanta ng... Sa ilalim ng punding ilaw, may dilaw na brown. Oy, Vince! Maawa ka naman sa mga Aquino, sunog na. Please lang, Vince, tama na. Stop na. Pag ayaw na ng tao, ayaw na. Hindi ka na naawa kay Chrissy, super tired na. Ang kulit din eto eh. Yung mga tao, gising na nga eh. Ayaw na nga, pinipersa mo pa eh. Sa ginawa mong basurang pelikula, sa mga Aquino, ikaw mismo nagpapahiya. Biruin mo, patay na yung tao, binababoy mo pa. Kaya kung anong masasabi ko rito, kasalanan mo, bakla. Este Tanyada. Anong title ng pelikula mo? Ako si Ninoy? Pakialam ko. Ako naman si Ben Barubal o ano? Ako si Ninoy. Kilala na kita. Ikaw yung traidor na senador na komunista. Saka ikaw yung tatay ni Chris. Na bida sa pido dida na si Rene Requestas yung first kiss. At hindi ko rin makakalimutan yung project ng anak mo. Sa isang toilet, tatlo inidoro. O diba? Ang sarap mambugbog. Pati yung pangmalakasang tulay na walang ilog. Ano, tutuloy ko pa ba to? 1 minute pa lang, sunog na to. Ako si Ninoy. Alam ko, siya lang naman yung senador na kinulong sa Fort Bonifacio. Sa anong kaso? Sa kasong murder, illegal possession of firearms and ammunition. At higit sa lahat, violation of anti-subversion. Siya yung ambisyosong gustong gawing communist country yung bansa. At gustong gawing legal yung mga rebelding komunista. Ako si Ninoy. Unggoy! Sa mga politika na tiwale, yari ibeng barubal, nandito na yung pinakamagtago ka. Kung isa ka sa kanila, hamalas ka. Pag nakita ka niya, hayari kang talaga. Yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas, pinipilas ng pinakamaangas nating bida na si Ben Barubal.